Hello mga guys, so ayan, mag-react tayo dito. What if iskiya ka ng China? Papahuli ka ba? Ako nga pala. Sino naman to? Ang kapatid ni Alice ko, na mayor ng Bamban. Washer Aili Tsota Tsietse. Malamang kilala niya siya. At sa tingin ko, ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Huh? Wait, grabe ang lakong revelasyon to ah. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuichou, China. Ang Kuichou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung... Syndicate? So, sindikato sila? Sindikato talaga si Miss Alice? Merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiscarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Kung di... At inamin niya na rin? Kaya naka-follow sa amin. Follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. At mas inuna mo pa talaga yung pag-follow ah. Lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tension sa West Philippine Sinyo. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na... Uy, grabe to ba to? Papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hops. Grabe. Pinakadana. Grabe yung kabog ng deputies. Bayan, nahahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang binolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng taga- Seryoso? Espiya talaga sila? Espiya talaga si Alice, go? Talog. Pansin niyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Grabe, napakasinungaling naman na itong Alice, go? Alice, wala masyadong eksplenasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, huwag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinat... Grabe naman. Tama naman. Dala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo. Grabe naman mukhang kaya talaga ng Philippine government. Nakapag-register din siya sa voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun. Pera lang talaga... Grabe. Hindi naman sa pag-ano, talaga dito talaga sa Pilipinas. Naku! Ganyan talaga. Katapat. Wala tayong maaasahan. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami rin natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang... Napakalaking revelasyon to guys. Pogo site na ito at na-trace... Ano kayang nangyari? Bakit namin nila? Ate, magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang. Nakakatawa. Kaya Tama ka naman. Dapat nga talaga dito may bitay para mabitay ang Alice Go. Ride na lang din ang Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. Nasa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin ina... Grabe, parang pinaglalaan lang nila yung mga Pilipino. Resto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Hindi ko na rin alam kung ano nangyari. Kung sinabi niya ba o hindi. Hindi ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niya sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas. Speechless ako guys. Ewan ko kung totoo yun pero comment down below naman kung totoo ba talaga yung video yun o gawa-gawa lang o kung saan lang yun ang galing. So ayun guys, dito ko natatapusin ang video ito. And ayan, bye-bye.